Okay. So, sa video na to, magbibigay ako ng konting tips kung ano yung mga kailangan mong gawin kapag meron ka ng bagong camera, ano yung mga kailangan mong unahing bilhin or i-upgrade. Lente ba or camera or anything na naiisip mo ngayon na baka makatulong to kapag mag-update ka o mag-upgrade ka. So ngayon meron ka ng bagong camera. Well, dapat binasa mo yung manual. At the same time, ginagamit mo siya talaga. No? Magpa-practice ka. So ang kailangan mo munang bilhin is bumili ka muna ng prime lens. So any prime lens na pwede mong gamitin for your daily use na may enhance yung skills mo. So ano yun? Pwedeng 35 or 50mm. Huwag ka muna mag-start ng 1.2, no? So, pwedeng 50mm, yung pinaka-basic na, 50mm na 1.8. So, kung Nikon ka, or Sony, or Canon ka, no? Meron kang bibili na available at affordable na 50mm na 1.8. Next natin, kung meron ka ng prime lens na ginagamit, no? So, ibig sabihin ba noon na kailangan mag-invest ka na mag-invest ng lens, no? Tapos, kung kakaririn mo yung photography, tapos nagamitin mo siya, let's say, yung field na pinili mo is events. Kailangan ba puro lens yung bibilin ko? Kailangan ba bumili agad ako ng telephoto after ko magkaroon ng prime lens? Now, kung meron ka ng 50mm at meron ka namang kit lens na ginagamit, which is meron ka ng wide at saka mid-range tele, no, which is ang basic naman na kit lens is 18, which is wide, or 16 to 50, something like that, no. So meron ka ng wide lens at tapos meron ka ng prime kasi nakabili ka ng 50, no. So for me, dapat ang sunod mong i-invest is second body, no, parang in yung backup mo, no. Hindi body camera na masyadong mahal. Let's say naka-full frame ka na, no? Meron kang full frame, tapos may kit lens, tapos merong 50mm, no? I suggest na bumili ka ng backup camera mo. Kahit hindi siya full frame, para meron kang backup, no? Kung if ever may mangyari sa event mo, nagamit mo dun sa main camera mo. Kasi hindi mo pwedeng sabihin yan sa kuyente mo na during the event, na nasira yung camera mo, so wala ka nang gagamitin. Hindi pwedeng cellphone yung gagamitin mo. Kailangan, as a professional, meron kang backup. Pasensya na pala kayo, no? Disclaimer lang, pasensya na kayo medyo. Kung medyo windy itong video na to, kung medyo windy yung audio, kasi nasa shore nga ako ngayon, no? Nasa bago. By the way, itong Zambales pala, itong place na to, no? Isa to sa pinaka, for me, isa sa pinaka the best
ito yung isa sa pinaka best sunset view dito sa Philippines. Ang last tip ko for you is kailangan mag-invest ka sa lente, hindi sa body, no? Alam mo naman, yung technology, sobrang bilis niya, no? Parang every month or every year or quarterly, nagre-release ng bagong camera, bagong body. Pero ang mga lente, no? Hindi siya ganun kadaling bumaba yung value. And the time na meron ka ng lente na ginagamit, alam mo na kung ano yung field mo, no? So, hindi mo na kailangang papalit-palit ng lente. So, one-time investment lang, mas maganda mag-invest sa lente kaysa sa body. So, yun lang. Hindi ko na masyadong papahabain tong tips na to. Una-una, maraming salamat sa mga subscribers ko, sa mga sumusuporta. Kung meron kayong mga questions, comment nyo lang dito sa baba. And, kung gusto nyo rin ng libreng preset, Lightroom, madali lang kung paano magkakaroon ng libre. Hindi nyo na kailangan bumili. Mag-subscribe lang kayo dito, manood kayo ng videos ko, mag-comment lang kayo, mag-question kayo. I-print screen nyo lang kung ano yung mga comment nyo, yung subscription nyo sa akin, and then send nyo sa akin sa Facebook ko. Nandito rin sa baba yung link. Tapos, isi-send ko sa inyo yung link kung paano nyo madadownload yung libreng Lightroom. Ito palang sure na to, no? Itong sambalis na to. Kilala to sa surfing spot, skimboard, meron ding schools dito for surfing. So kung alam niyo yung mga wave, no, season ng wave, pwede kayong pumunta dito, pwede kayong mag-surf. Na-try ko na once pero hindi ako magaling. So maraming salamat for watching this video, and mas marami pa tayong gagawin sa mga susunod. Kung hindi ka pa nakasubscribe, consider subscribe, and pasensya na ulit kayo sa audio, no, kasi hindi ako nakapag-ready. So gusto ko lang marinig nyo rin yung short. Be sure. Kung hindi ka sure, ito yung short.